ang inyong mapapakinggan ay isang pampanitika na dula na pinamagatang sa pula sa puti na isinulat ni Francisco Soco Rodrigo. Sa pamamahay ni Nakulas at Siling malapit sa Sabungan sa panahong kasalukuyan, matatambad na nagsusulsi si Siling habang tulad ng nakagawi anay nagpapausok mula sa sigarilyo si Kulas ng tinaling manok. Bagay na gustong pagsilosa ng asawa. Kamusta ka ngayong umaga, Siling? Mabuti naman, Kulas. Salamat at naalala mo akong kumustahin. Si Siling naman, bakit ganyan ang sagot mo sa akin? Sapagkat pagdilat ng mata mo sa umaga, wala kang iniisip, kumustahin at himasin kundi ang iyong tinali. Tila mahal mo ang tinali mo kaysa sa akin. Pinagtalunan nila ang mga grasya o disgrasya ng mga pinaniniwala ang palatanda ang panaginip ni Kulas, na nang unay ahas na numero 8, kaya't pintakasin itong ikawalo ng Pebrerong magsasabong ngunit natalo man din. At ngayon na naman ay hinabol siya ng puting kalabaw na pinagpipilitang pera ang ibig sabihin. Maririnig na naman ang ingay ng Sabungan. Tiningnan ni Siling ang balisang asawa at naisip na walang saysay ang makipagtalo kaya't binigyan na lamang niya ito. Huwag mo sana ako sisihin kung mauubos ang kaunting pinagbilihan ng ating palay. Nagmamadaling tumungo si Kulas sa Sabungan na nasa lubong ang kaibigan ng asawang si Shuning papunta sa kanila. Kagiyat namang inutusan ni Siling ang utusang medyo mahina ang ulong si Teban na pumusta sa Sabungan sa katalo ng manok ng asawa. Ipinaliwanag niya sa nagtatakang si Shuning na pumupusta siya sa kalabang manok ng asawa para siguradong hindi sila magugutom o mawala ng pera sa kasasabong nito. Ito, Teban, 5 piso. Nagpunta na naman ang amo mo sa Sabungan. Madali, ipusta mo ito. Madali ka at baka mahuli. Pati ikaw, Siling, ay sabungera na rin? Kung matalo ang manok ni Kulas ay nananalo ako. Kaya't anuman ang mangyari ay hindi nababawasan ang aming kwarta. Natapos ang sultada, tumakbo ang umuwi at ibinigay ni Teban ang nanalong pusta kay Siling. Lalabas na lamang sila ni Shuning upang bumili ng rasyong sabon nang masalubong ang talunang si Kulas. Lumo naman itong isinumpa na hindi na magsasabong pangmuli. Bagay na hindi isinusulat na lamang ni Siling sa tubig. Malos talaga. Talagang visit ang sabong. Isinusumpa ko ng sabong. Pupunta lang kami kay Kumaring Kikay upang bumili ng sabon. Nagkataong dumating din ang kaibigan ni Kulas na si Castor na naghimok na magsabong muli. Tinuruan din siya ng pandaraya sa pamagitan ng pagtusok ng karayom sa sariling tinali upang matalo ito't lihim na pagpusta sa kalabang manok. Ay, Castor! At lagi na lamang akong natatalo. Talagang ako'y malas. Akalain mo bang kanina'y natalo pa ako? Tingnan mo lang. Pumusta ako. Hindi sa aking manok, kundi sa kalaban. Hindi maaring manalo ang aking manok. Ang lahat ng manok ay may litid sa paa na kapag iyong dinuro ay hihina ang paa. Sa pagbalik ng kanyang asawa ay hiningan niya ng 20 pisong malaking halaga na ito noon pangpusta upang makabawi sa marami nilang pagkatalo. Nangako pang ito ay ang kaluluhang pagsabong niya at ipinatestigo kay Shuning na pagkakatay niya ang lahat ng kanyang mga tinali. Tulad ng dati nagpusta si Siling kay Teban ng parehong halaga sa kalabang manok. Pinayuhan siya ng kaibigan na huwag masyadong magtiwala sa kahit sino basta't patungkol sa pera. Ngunit hindi siya nag-alala sa pera sapagkat matalo man siya, dihadong panalo pa rin ang asawa kundi sa patuloy na pagsasabong nito at masamang ibubunga nito. Ano ko? Siling? Talo tayo. Hayaan mo na.
at nanalo si Kulas. Ayoko nang magsabong. Nagtakang sinalubong niya ang nanlulumong si Kulas na sinisisi na naniwala pa siya kay Castor. Itinanong niya agad kung nasaan ang pinalanunan nito. Dito na sila nagkabukingan. Nagtaka si Kulas na pagpilitang nanalo siya na hindi naman. Pinagdudahan nila si Teban na kumuha ng pera na umaming pinataya ni Siling ang pera sa kalabang manok ni Kulas at natalo. Nagalit man si Kulas na kinalaban siya ng asawa, datapwat umamin din siyang nandaya siya at pumusta din sa kalaban na siya nitong ikinatalo. Oo, ako'y nandaya at pumusta sa kalaban. Bueno, Teban. Katayin lahat ng manok. Ako'y masaya at hindi na muli magsasabong si Kulas. Natalo man sila ng 40 piso, laking tuwa at pasasalamat pa rin ni Siling na hindi na muling magsasabong si Kulas at kakatayin nilang lahat ang tinali bilang pangako na rin ng asawa. Ipinaimbitahan ni Yaki Shuning ang mga kaibigan at ipinahanda kay Teban ang gagamitin sa pagluluto. Nakitawa na lang din si Kulas. Maririnig na naman ang sigawan sa sabungan. Ngunit makikita sa kilos ni Kulas na hindi na muling magsasabong pa kailanman. Ang aral nito sa buhay ay kailangan maging madiskarte ng isang tao at huwag umasa sa swerte sa sugal. Ang mga bagay na nakukuha sa madaling paraan ay madali din mawawala. Sa sugal, walang kasiguraduhan. Minsan mananalo ka pero madalas matatalo ka. Mas mahalagang makuha mo ang bagay na gusto mo sa pamagitan ng pagsisikap. Kailangan nating magsikap upang makamit ang lahat ng inaasam natin sa buhay. Huwag iasa sa pagsusugal ang katuparan ng ating mga pangarap sapagkat sa sugal ay walang kasiguraduhan. Minsan, mananalo ka, minsan ay hindi, kung kaya't mas mahalaga pa rin na magbanat ng buto at magpakapawis para makamit ang tagumpay. Ang dulang sa pula sa puti ay isang dula na nagmumulat sa atin sa mga isyu ng lipunan. Tulad ng pag-asa sa swerte para magkapera at ang pagkalulong sa sugal. Isang magandang pagpapakita ng mga isyu ng isang lipunan, partikular sa ugali ng pag-asa ng karamihan sa swerte. Napapanahon din ito dahil marami pa rin hanggang ngayon ang lulong sa sugal ngunit hindi nakikita ang masamang epekto nito. Naway, may napulot kayong mahalagang aral. Yun lamang at salamat!